Hi guys! Welcome back to another vlog. Ayun nga guys, so may panibago na naman tayong travel at ito ang aming Hong Kong Macau travel. So samahan nyo kami sa aming day 1. Hi guys! May panibago na naman tayong travel. This time, naisipin namin na bumalik naman ngayon sa Hong Kong. Iwan na si Otto! Ang pabig ka! Sige, go! For this vacation, ayun nga, kasama namin ang aking mother-in-law at ang aking sister-in-law. Actually, that day, meron pang rosary rally yung anak ko online. Kaya, ayan, nag-online pa siya sa Zoom. For this vacation, ayun nga, ang binook naming airline is yung Cathay Pacific. So, this is actually the first time na nag-iba kami ng airline ni Riley. Kasi yung husband ko naman, nakapag-try naman na siya ng ibang airlines before. But for us, for me and my son, lagi kaming either Cebu Pacific or AirAsia. So, this is actually the first time na may experience namin yung full service flight. So, makikita nyo naman yung difference. Dyan pa lang sa pag-board namin, talagang ina-assist na kami ng mga FAs. Dito nga pala sa flight na to, meron na kaming free check-in baggage. Each yon for 23 kilos and then meron pa kaming 7 kilos na hand carry. Meron din kaming free food on the plane, so may free in-flight food, hindi na namin kailangan umorder. And meron din siyang in-flight entertainment. So yun actually yung sinesekreto namin sa anak namin up to the time na nag-board kami ng plane. So on the plane niya lang talaga nakita yung in-flight entertainment. Thank you. Thank you.
sa gitna. Pagod sa loob. Kaya? Tata, Aileen, look at me first. Aileen, look at me. I'm in a warm with mommy right now. I think Hong Kong is more advanced than Singapore. Thank you.
train stop. 请所有乘客落车。Please exit from the train. 请所有乘客落车。Here, follow the man. Airport pa lang yan, paano na sa... Ada pa, Riley. Parang hindi pa yun nakakanto. Kasama si Papa. For our airport transfer, binook namin yung Kings Worldwide. Sa FB lang namin siya nakita. Actually, nakita ko lang siya sa may Hong Kong Macau group sa FB. So, ayun nga, tinignan kasi namin yung mga options namin going to the hotel. So, first, yung MRT kasi is magsasarado ng 1 a.m. Since yung arrival namin is 10:30, we're not actually sure kung aabot kami ng 1 a.m. dun sa MRT. And then, yung taxi naman going to our hotel is around 320 to 380 Hong Kong dollars. So, times 2 yun kasi dalawa kaming sasakay ng taxi. Hindi naman kami pasasakay ng isang taxi lang. So, itong rental na nakita namin, ang offer niya sa amin is 600 Hong Kong dollars. Take note rin nga pala guys, if magta-taxi kayo, please make sure to research kung merong mga night surcharges or meron silang mga baggage surcharge. So, it only means na bibilangin nila yung bags ninyo. If lumagpas kayo dun sa limit nila, there's an additional charge for your bags. So for this rental, actually, naghintay pa siya sa amin ng almost 1 hour sa airport kasi medyo delayed yung flight namin or yung arrival namin. So hindi naman kami na-charge ng waiting time or hindi rin kami na-charge ng extra fees for the baggage. So 600 Hong Kong dollars lang talaga yung binayad namin sa kanya. For the SIM card naman, gumamit kami ng eSIM sa Hong Kong. So, ang ginamit namin is yung Airalo app. And ang kinuha ko is yung 10 gig, good for 7 days na siya. And hindi ko rin actually siya naubos, may natira pang 1.4 gigabytes. Yun lang, at first, hindi siya actually gumagana. Hindi ko lang
na-turn on pala kasi yung data roaming. So make sure then once na nandun na kayo sa lugar, kailangan yung i-turn on yung data roaming dun sa settings ng phone. Pero after naman nun, yung whole stay namin sa Hong Kong, talagang gumana yung SIM card. Yun lang hindi siya gumana sa Macau kasi Hong Kong SIM card lang siya. So if kailangan nyo ng multiple countries or tatawid kayo kung saan-saan, kailangan nyong kunin yung regional SIM cards pala. Take note lang din, wala rin siyang local phone number. So, hindi nyo siya magagamit for phone calls. Talagang pang data lang siya. And lastly, ayun, gumagana naman siya for hotspot. For the weather app naman, actually medyo accurate yung weather app ni iPhone at saka yung app ng My Observatory. So, dinownload ko yun sa phone ko to monitor yung weather. So, sabi doon, uulan or aambon. Pagdating namin, ayan, umaambon nga siya. Actually guys, pwede nga rin pala sana kaming mag-bus from the airport going straight to the hotel na yun, as in malapit na lang yung babaan dun sa hotel namin. Kaya lang medyo natakot naman kami sa bus kasi nga, aside sa gabi na siya, marami kasi kaming luggages. So, natakot kami kasi baka madampot yung mga bag namin since hindi naman kasi siya dun sa ilalim ng bus ilalagay yung mga bags. For the hotel naman, we booked the Holiday Inn Express Kowloon CBD. So actually, medyo malayo siya from the center, which is yung Chim Sha Tsui. We booked the hotel for around 8,000 plus per night. And we booked this hotel for 4 nights kasi nga magta-transfer pa kami sa Disney Hotel. Okay naman yung room, malinis yung room actually. And everyday din, in-offer nila na to clean your room. Tapos, may mga free bottled waters din. Yun lang, siguro ang comment ko lang dito regarding the breakfast. So, ayun, same breakfast yung kinakain namin everyday. Do you like the hotel? Kita-kita naman tayo. That's it for this video guys. Thanks for watching and see you again on the next vlog.